Papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng thermal fuse, yung tamang paglalagay ng thermal fuse sa stator ng motor ng electric fan. Ito yung stator na bago itong rewind, ito yung nabibilis sa mga electric fan store, mga tindahan ng mga electric fan na mga parts. Stator ito. So, ganito na yung nabibili natin pag magpapalit tayo ng motor, stator ng electric fan. Kapakita ko sa inyo kung paano magkakabit dito, yung tamang pagkakabit dito para malaman ninyo kasi maraming hindi pa nakakaalam kung paano pagkakabit, tamang pagkakabit. Pero bago yan, paki-subscribe ng aking channel at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at paki-like din ng video kong ito para mag-upload pa tayo ng maraming mga video na mapapakinabangan ninyo. Ang kailangan natin ay thermal fuse, siyempre. Ito yung thermal fuse. Dalawang klase ang thermal fuse. Merong ganito, flat. Meron naman pahaba. At iba-iba rin ang value ng mga thermal fuse. May mas mataas, merong mas mababa. Pero ang itong ilalagay natin, ito ay nakalagay rito. Mapakaliit kasi kaya kailangan ako ng ano, para mabasa ko. Ito ay 250 volt. Kita ba ninyo? 250 volt, 3 ampere. Oh. 250 volt, 3 ampere, 250 volt. So, 3 ampere ito. Okay. Itong isa naman, napakaliit. So, ano lang to? Hindi masyado makita. Labo ano? 2 ampere lang siya. 2 ampere lang. 250 volt. So, 3 ampere ito. Saka 2 ampere itong isa. So, ang gagamitin natin itong 3 ampere para mas mataas yung resistansya, yung kakayahan niya sa init. No? At hindi agad masira. Ito naman, mababa siya. 2 ampere lang. Ngayon, para ma-check kung okay itong ikakabit natin kasi itong kakabit ko ito galing na ito doon sa electric pan na ni-refer ko, tinanggal ko kasi mali yung kakagawa. Kaya okay pa naman ito? Paano malaman? Kailangan natin ng tester dito sa analog. Pwede gamitin dito times 1K. Lagay lang natin. Tapos subukan natin kung magre-reading siya. Okay. Kailangan mag-reading din siya o pumalo siya. Kahit magkabaliktad yung paglapat natin. Okay. So, okay ito. Kahit magkabaliktad naman, okay lang yan. So, okay ito. Na ano to? Napalo siya. Pero itong isa, so try natin. Gamit na rin ito. So, sira ito. Ayaw siyang mag-reading. Sira na itong thermal fuse na ito. Gamit na rin kasi ito. Ayan. Okay. Kaya pakita ko sa inyo ngayon kung paano pagkakabit. Ayan. Kailangan natin ng panghinang din. Saka gagamitin natin ng pang-isolate. Para hindi maglapat sa winding. Okay, so gawin natin ang unang proseso. Ay malaman natin kung saan dito ikakabit sa anim na wire dito. So ikakabit natin ito doon sa common wire. Ang common wire ay itong kulay green. Yan, patandaan niyo ano, ang common wire ng rewind na motor na electric pan na nabibili natin sa mga tindahan ay green. Dito natin ikakabit yung thermal fuse. Okay? Kaya panoorin niyo mabuti. So ito yung sa capacitor, yung dalawang dilaw. Ito naman yung puti sa low, itim, medium, high itong red. Dito natin ikakabit. Ano? Okay, so tingnan lang ninyo ano, kung paano ang pagkakabit. Babawasan natin ng kaunti. Ito. Okay, babawasan natin ng kaunti. Okay, panood nyo yung mga video ko para matuto kayo. Pwede nyo gawin itong trabaho.
kaya sideline lang para meron kayong hanap buhay. Hirap ng hanap buhay ngayon. So ito yung thermal fuse, ilalagay lang natin dito. Ayan, ipulupot lang natin muna. Tapos ito, pulupot din natin dito sa pinaka ano nya. Okay, ayan natin. Tapos saka natin siya hihinangan. Okay, ayan. Tapos maglalagay ulit tayo ng isa pang wire papunta rito. Kamit naman natin dito. Ito. Ayan. Tapos ay i-ano rin natin dito. Ipalupot din natin. Tapos mamaya hihinangan natin. Para maganda yung ano. Pagkakaano niya. Pero pwede naman yan hindi na hinangan kung maganda lang yung pagkakalapat niya. Pero maganda pa rin pag may hinang siya. Okay, so ngayon, initin ko lang itong ating soldering iron para mahinangan na natin. Habang pinapainit natin siya, tingnan natin kung ito kasi yung mag-fuselbing common niya. Ito ngayon mag-fuselbing common niya. So, bawasan natin. So may mga naglalagay kasi na manggagawa mali ang pagkakalagay nila. Mali ang lagay nila ng thermal fuse. So minsan ito nilalagay nila sa labas ng hindi nakadikit dito. Nakakawag siya. Kaya mali yun. Dapat nakadikit na dikit siya. Para madetect niya yung init. Kasi pag hindi niya ma-detect, so wala rin. Ang trabaho kasi niya para ma-detect yung init, pag sobrang init na, hindi na kaya nung 3 ampere o 2 ampere na thermal fuse na iniligay niyo, kusang masisira ito. Pag nasira ito, so wala nang dadaloy na kuryente, wala nang papasok dito, mamamatay ang electric pan natin. Pag namatay siya, hindi na siya tuloy yung mag-iinit, hindi tuloy ang masusunog to. Kaya yun ang trabaho nito. Protektahan itong windings, itong stator, yun ang trabaho niya. Ayan. So, yan ang gagawin natin. So, mali pala itong isa. Kasi maglalagay pala tayo nito. Nakalimutan ko. Ilagay natin. Hatiin natin to. Dito, oh, papasok natin mamaya. Kaya kalasin muna natin. Dito, mas isa may papasok natin. Eh. Pero dito, hindi. Kaya kailangan natin kalasin. Kalasin muna natin. Pasok natin to. Yan. So, lagay ulit natin. Habang pinapainit natin yung soldering gun pala, hindi iron. Yung soldering iron eh ano plancha 'yon. Soldering gun pala. Ayan. Okay. Yan, okay na. Ngayon, para hindi kayo mamaya yung isa, suot naman natin dito. Dito. May susuot naman siya. Para hindi tayo mayroon pang maghinang. Minsan kasi mayroon dumikit. Mas maganda, mayroon kayong soldering paste. Mayroon tayong soldering paste. So, gawin natin. Lagyan natin dito sa hinangan natin. Para mamaya, madali na siya. Hindi naman kailangan magaling na magaling kayo maghinang. Basta makita lang nyo na dumikit. Okay na yon. Okay, yan. Tapos to. Anuman natin to para hindi makasagabal. Medyo masagabal siya. Tignan nyo. Tingnan natin kung mainit na itong ating soldering iron. Soldering gun.
Okay na nga, mainit na nga. Okay. Bukan natin kung pwede. Yun na, okay. Ano, kapit agad oh. Kita nyo? So, ganun lang. Pag may soldering paste, oh, mas mabilis. Pero okay lang naman kung walang soldering paste, basta kaya nyo padikitin. Okay na, yun. Okay, dikit na yan. Tignan natin kung okay na nga. Sin natin. Okay. Ayun, okay na. So, ganun lang, ano? Ang gagawin natin. Tapos, palamigin natin ng kaunti. Palamigin natin ng kaunti bago natin ilagay yung ano. Eh, siguro malamig na yan. Kaya pwede na siguro ilagay. Lagyan natin itong pang-isolation natin dito sa windings. Para hindi lumapat at mag-short circuit. Okay. Yan. So, hindi na siya mag-short circuit. Kasi nalagdanan natin ng parehong ano, isolation. So, ang gawin natin dito, ilalapat natin siya rito sa yan. Lapat natin. Yan, dyan. Lapat siya. Pakita ko sa inyo kung bakit lapat. Tingnan nyo itong ito. Yung thermal fuse niya. Sa original, lapat na lapat siya sa windings, sa tanso. Ayan o. Kaya ganyan yung mag-iaya natin. So, lapat natin to dito. Para mailapat yan, ayan, kailangan wala siyang ano. Okay, yan. Kailangan natin ng cable tie o tali dito. Para mailapat siya. Okay. Pwede naman yung katulad din na tali na ginamit nila. Okay. Kailangan kapit na kapit siya. Para ma-detect talaga na yung init. Okay. Yan na. Okay na. Natin. Okay. So yan. Tulin natin. Okay, ito na ngayon yung ating thermal fuse. Ayos na siya. Ito ngayon gagawin natin common. Ayan. Diba? Ganyan lang. Dali lang. Ito ngayon yung common natin. Hindi kasi dito pwede sa capacitor. Mas maganda dito ta sa ano sa common talaga yan. Sa common talaga nakaano yan nakalagay. Ayan. So okay na. Ganyan lang ano. Ang pagpapalit ng tama sa thermal fuse or paglalagay ng thermal fuse sa bagong stator, rewind stator ng motor ng electric fan. Ayan, ganyan. Hindi yung wala dyan nakalapat. Pagka hindi wala dyan, ang, ano, wag na kayo maglagay, wala rin silbi yun. Dito talaga. Ayan, so natuto kayo. Ano? Sana magamit ninyo sa inyong trabaho, sideline, itong pinapakita ko sa inyo. So next time ulit, upload ulit ako ng video na mapapakinabangan ninyo.